Yo, what's up mga kaloks? So, another daily ride routine. So, hinatid na naman natin si Macy sa kanyang trabaho. And then, eto, pauwi, tatambay. And then, after ng daily routine, daddy's duty naman. Siyempre, sagaabang pa lang ako ngayon sa mga in-applyan ko. So, para at least, hindi lang motovlogging ang alam natin. At since hindi pa naman tayo kumikita dito, kailangan natin ng ordinary work. Diba? Para at least meron tayong pantustos, pang-maintenance sa motor, or sa mga pupuntahan din. At least para meron tayong budget. Hindi lang lagi tayo nanghihingi kay Mrs. So, anyway, shoutout nga pala kay Carlos Reyes, Michael Yee, mga Dota players, Team Wolves. So, shoutout sa inyo and good morning, good afternoon, and good night. Para yan, para at least kung kailan nyo mapapanood tong video, binati ko kayo sa tamang oras. So, pwede natin itakel ngayon na topic for today kasi kagabi meron ako napanood about the NCAP. Dun sa limang bayan nga na ayaw pa rin magpatinag. So, mayroong isang abogado na nagsasabi na kailangan nga talaga pa ng Supreme Court order. Pero, yun lang nga, mayroon naman na yatang mga nag-appeal para kontrahin or para mapag-usapan sa Korte Suprema itong kaso na to. Dahil, yun nga, maraming umaaray na motorista, hindi lang two wheels, at di lang mga four wheels, especially yung mga may-ari ng taxi company na syempre kanila yung sasakyan, sa kanila nakapangalan. And then pag once na nagkaroon ng violation, itong driver nilang kinuha, wala silang laban, di ba? Kasi hindi naman nakikita yung kung sino yung nakasakay eh. So yun ang nangyayari. So at ito pa nga pala, di ba? Sinabi ng LTO na pwede pa rin magparehistro once na kahit meron kang NCAP violation. Pero after 4 days, inurong nila. Diba? Napakagaling. So, ewan ko ba? Kasi sa akin hindi kung ang layunin ng NCAP eh para maging matiwasay or maging ano, kumbaga para bang batas para sumunod lahat ng driver sa kalye. Pero hindi ko nakikita yung ganung ano, logic eh. Unang-una, especially dun sa mga yun nga, yung mga taxi driver or yung mga nagpapalapas lang ng mga sasakyan para at least kumita. 'Di ba? Hindi naman yung mismong driver ang naaapektuhan eh. Ang naaapektuhan yung mismong ano, operator. Kaya napaka ewan ko ba kung napag-aralan niya ba talaga tong NCAP na to or nakita talagang nila na pagkakaperahan nila. 'Di ba? So sana pangulo or kung sino man yung nangangasiwa para dyan sa kaso na yan, please pakitutukan po ng maigi. Okay lang naman po tayo magkaroon ng NCAP eh. Pero sana po, bago naman po sana ilabas, eh pag-aralan. Diba? So, yun nga, mga kaloks, nakakalungkot isipin, diba, na kapwa Pilipino mo, ginagatasan ka. Pero anyway, wala tayong magagawa kung di na lang sumunod muna as of now. Ay, nako. So, ilan tulog na lang, mga kaloks. Lalahok na tayo sa endurance challenge. Suportahan niyo po ako sa aking
sasalihang event. And then kahit wala man sponsorship, okay lang, wala ang problema. Basta ang kailangan ko lang din po sa inyo yung dasal nyo. Pagdasal, sama nyo po ako sa pagdadarasal, na ingatan po ako sa aking babyayihin sa loob ng 24 oras. So yun nga, mabuti dito sa Pasig, hindi si Vico, Mayor Vico Soto nakisali sa dyan sa NCAP policy na yan. Dahil malamang sa malamang kapag may NCAP dito sa Pasig, ay naku, ang daming tao lagi sa traffic department ng City Hall. For sure. Mas lalo na yung bike lane. Yung bike lane na yan, sobrang kitted ng aming mga kalye dito sa Pasig. So, mas nauna na yung traffic talaga dito. Normal na yung traffic eh. Lapos lalagyan mo pa ng bike lane, hindi mas lalo makakadagdag pa ng traffic. Kasi imbis yung makasingit or makagalaw yung mga ibang sasakyan tulad ng motor, hihinto din sila. Mas lalo na pag nilagay nyo pa rin yung ano, yung anti-split lane. Naku, mas lalo na yun. Sipin mo, bawal kang umovertake. Bawal kang umuna o sumingit man dun sa harapan ng kotse kahit sabihin mong maluwag. Nakasya ka naman, di ba? Ay, nako. Maraming mambabatas na ginagaya yung batas ng ibang bansa. Pero kasi naman sa ibang bansa, pinag-aralan nila yon. At saktong-sakto yon dun sa mismong kalye nila. Dahil sa kalye nila, napakalawak, maluwag. Diba? Eh dito sa atin, mapagkakamalan mong one way yung mga kalye natin dito sa Pilipinas eh. Sa sobrang kitted. Oh. Tapos maglalagay pa sila ng mga ganung batas. Ay, kawawa na naman talaga. Ay, ika nga nila eh. Ang tawag nila sa NCAP, nasa camera ang pera. Natawa talaga ako nung narinig ko yung abbreviation nun. Meaning nung NCAP para sa ibang motorista eh. Nakakatawa talaga. Pero totoo naman talaga. Yun yung ano doon eh. So anyway, mga kaloks, dito ko na tinatapos tong daily ride natin, daily routine. So anyway, shoutout nga ulit sa mga Grab Rider, Joyride, Angkas, and Lalamove, at mga iba pang mga motorcycle services na naglilingkod sa atin araw-araw, oras-oras. So mag-ingat po kayo lagi. And FYI, hindi po ako kasama sa mga ganun, pero bilib na bilib po ako sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo, hindi napapabilis ang mga deliveries or mga food deliveries natin, at mga sabag kukumute ng mga tao. Imbis magsumakay sila sa mga ibang public utility vehicle, napipili nilang tinatangkilik nila ang angkas or yung mga motorcycle taxis natin. So maraming salamat po sa inyo. Saludo ko sa inyo, mga riders. And once again, this is Loki Moto. Peace out and good morning. Napupuwi minsan, napubulagan, mata ay nakapit.